And for today's video ay nagluto tayo ng ginataang bilo-bilo na may langka. May langka siya. May sago of course. So, dalawang balot na gata na nabibili sa grocery. Ang ating gata. So, pwede rin kayong maglagay ng gata na presko. Mas masarap. Pero, kumot dito sa bayan. Hindi naman tayo nakakapag-gata-gata kaagad ng mga presko gaya sa mga bukid. So, binibili yung gata dito minsan. So, dalawang pack ng gata. Tapos, syempre, sa malamig na tubig muna natin i-mimix yung dalawang balot na gata. Tapos, pakuluin natin siya. Tapos, ilagay natin ang isang ganto. Isang sandok na ganto ng sagu na colorful yan. Colorful sagu. Yan. So, makulay yung mga sagu natin maliliit. So, pag naluto na yung sagu natin, pwede na natin ihulog ang ating mga bilo-bilo. So, yung mga bilo-bilo natin na isang pack ng bilo-bilo. So, tamang-tama lang. Tapos, pwede na rin nating isama yung in-slice nating mga langka. Yan. Tapos, saba. Yung saging na saba. So, yung saging na saba, hindi na masyadong marami. Pero, para mas masarap din. Yan, napansin nyo? Para colorful din at makapagbigay sarap sa ating ginataang bilo-bilo. So, ito, ipag-prepare ko na yung mga alaga kong bata ng ating bilo-bilo. So, naghihintay na sila doon. So, sabi ko, i-vlog ko muna bago sila kumain. So, actually, malamig na to. At, ready to serve. Ready to eat. So, napakadali lang gawin ng ating bilo-bilo with langka at saba na saging. Tapos, lagyan natin ng salt. And, hindi masyadong matamis na sugar. So, kailangan lang lasa lang ng konti para masarap yung, masarap kasi yung bilo-bilo na hindi ano, hindi masyadong matamis, mga ka-heart, no? Kasi pagka matamis, masarap pero nakakatusing. So, make sure na ang ating bilo-bilo ay konting-konti lang yung tamis. Hindi matabang, hindi rin naman sobrang tamis para mahigup natin hanggang sagad-sagaran. Sorry. Hanggang sa kahuli-hulihan ng ating sabaw ng ating ginata. Okay. So, paborito ng lahat ang ginatang bilo-bilo na may langka, na may sago, na may saging na saba. Ayan, napansin nyo naman talagang creamy-creamy at yumi-yumi na siya sa itsura pa lang. So, minimix ko siya. Actually, luto na to mga ka-heart. Konti na lang. So, ready to serve na natin. Mga 1 minute na lang. So, okay na to. And, ito yung menu ko for today. So, hindi ko na, shortcut ko na siya kasi busy tayo masyado. Marami tayong ginagawa. So, hindi na natin masyadong patatagalin ang video. So, tara! And thank you so much for watching mga ka-heart. And pinaka-dinner namin to. Ang bilo-bilo na to. So, stay safe and thanks for watching mga ka-heart. Sa mga kabatang dyan, na paboritong-paborito ang ating mga ginataang kagaya nito. So, try nyo yung ating recipe for today at check na magugustuhan nyo. Talaga namang rich of langka ito na mula pa sa bundok. Sa aking kuya doon sa bundok ng Tralala. Sa bundok sa San Pablo. Doon galing ang ating maraming langka na matamis. So, hinug talaga. Hiwa-hiwa na nila nung dinala dito talaga, tinanggalan na ng balat as in laman na lang talaga itong dinala natin.
Okay, sa so mga ka-heart, and sana ma-enjoy nyo ang ating gata for today na yuming-yuming talaga. Naghihintay na yung mga kakain dito. Nakapila na mga ka-heart. Nakapila na yung kakain. So, sabi, tama na rin po ba-vlog ko. Thank you so much for watching. Bye-bye. Bye. See you in my next videos. Bye. Good night.